Diyan kayo mag-cut. So, lahat lang ng mga sobra sa paso, yun yung kakat natin. Pink nerve, no? Yun yung tawag dyan. So, lago na rin po nito, oh. At pwedeng-pwede nang i-propagate. Itong white eye natin, ganito po gagawin nyo. Tanggalin nyo po yung mga excess na leaves. O, nakita nyo ba? Naparami na natin sila, no? At talaga nakakatuwa. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kanina pag-ikot po natin sa ating garden, nakita ko po yung mga nakahangko dito na pitonya. Yan. Yung mga pitonya kong talagang naging lush na at ang hahaba na. So, tuwang-tuwa ako. Kaya ngayon namang araw na ito, gagawin natin is magpapadami tayo ng pitonya natin. Propagation day ngayon dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Samahan nyo po ako, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito, magpapadami tayo ng mga petunia. At ito po yung aking mga petunia dito na nakahang. Tingnan nyo. Look. Ang laguna nila. At sumusobra na dun sa pato. Tingnan nyo. Napakalaguna. At ito pa. This one. Yan. O, diba? Ang lalaguna. Ito yung ating petunia maranta. Kung tawagin ano. Yan po yung itsura niyan. And this one. Petunia white ant, yung kanina kong pinakita. Yan. Ito yung mga kauna-unahang petunia ko, no, na nilagay ko sa lupa, tapos lumago, ulanin, arawin. So, yan yung matitibay. Tapos, this one naman is petunia josan, o yung tinatawag na petunia nerve. Pink nerve, no? Yan yung tawag dyan. So, lago na rin po nito, oh. At pwedeng-pwede nang ipropagate itong mga to. So, naisip ko, yung mga lumalampas dun sa mga paso, yan, katulad nito, lumampas na dun sa paso, ang gagawin natin is, kakat na natin at papadamihin, no? Madali lang naman ito, kaya pag-usapan na rin natin yung pag-aalaga at kung ano-ano pa dito sa mga petunia natin, no? Kung bakit ganito kalalago, ano? Samahan nyo ako. So, mag-start na po tayo. Unahin na natin yung ating white ant na petunia, no? Ayan, ito yung tawag dyan. And marami pa itong tawag, ano. Minsan white nerve din. Nerve plants kasi yung tawag dito, eh, no. At yan, makapal na. Ito yung dati kong mga nilagay sa lupa, dinirekta ko. Tapos ang bilis kumala talaga, no. So ang gagawin natin is, yan, ikakat natin sila. Make sure lang yung kinat nyo, yan, internode, pwede rin, ano. Diyan kayo mag-cut. So, lahat lang ng mga sobra sa paso, yun yung kakat natin. Yan. At pagkatapos, yan, para lumago sila. Pag kinat nyo nga yung mga petunia nyo, lalo pa silang lalago, eh. Oo. At mas lalo po yung maglalabas ng panibagong mga shoots, ano. So, eto, okay na yan, yung ating white ant. Nakakuha na tayo. Ayan, pakita ko sa inyo, oh. Ganyan yung pag-ano natin. Tapos mamaya, papakita ko yung pagtatanim. So, eto naman, sunod natin yung ating maranta. Yan. O, eto. Ang kapal na rin, o. Kita nyo. Ang ganda nung dahon nito. Kasi tingnan nyo po, o. May pagka-pink-pink siya, o. Naguhit, ano. At, ayan. Gawin natin is, putulin natin. Yung mga sobra din. O, actually, eto, dalaway sobra. Tapos, ito naman. Yung gabi dito. Yan. And this one. Dito natin putulin. Yan. So, dito naman. Ito. So, ito. Okay na siguro yung ganito, no? Huwag naman natin masyadong putpurin. Kasi dito sa pinaka gitna niya, wala masyado. So, ganyan lang siya. And sunod, ito naman yung bulaklak nung ano. Kita nyo itong ating pink nerve plants. Napakaganda nung bulaklak, oh. Yan yung mga bulaklak na mga petunia. So, ikat din po natin ito. Yan. And this one.
And this one, ayan. So nakita nyo naman na talagang yung mga lampas-lampas tinanggal natin. Eto, tip lang po ano, kung halimbawang magpuputol po kayo ng mga pitonya, iwas dilig muna po ano. Mahirap kasi kapag halimbawa nagdilig kayo kagad kapag bagong putol, maaari pong mabasa yung sugat ano. At minsan yun po yung nagiging reason para matunaw yung ating mga pitonya. Ang gagawin nyo po is hayaan nyo lang muna po siya na makatuyo no, nung pinagputulan yung kanyang mga stem na pinutol, matuyo po. Or kung halimbawa gusto nyo ng mas mabilis, lagyan nyo po ng ditane, pwede aloe vera, pwede nyo pong ilagay dyan, pwede nyo lagyan ng mga cinnamon, yan, pwede yan, cinnamon grounds no, para po matuyo kagad yung sugat niya. Pero ako naman hinahayaan ko lang siyang matuyo. Minsan overnight lang po tuyo na yan ano. Pero para sigurado tayo na safe yung plants natin, ang gawin po natin ay bumilang tayo ng 3 araw, 3 days to 1 week. Yan po, pwedeng-pwede po ano. Hindi naman basta-basta mamamatay yung inyong mga pitonya kapag hindi yan nadilig ano. Ito pong mga pitonya, gustong-gusto po niyan kapag halimbawang tuyo na lupa, tsaka lang sila dinidilag, ano. Tapos, ang potting mix nyo lang po, pwede kayong gumamit ng compost lang. Yan, yung mga past draining na soil mix, yan po yung inyong gamitin, ano, para sa inyong mga pitonya. Ang mga pitonya po, hindi yan maarte sa araw. Pero kailangan pa rin nila ng araw para naman po mag-grow, lumago, at tsaka dun sa mga kulay nila, no. Kasi kapag hindi naman, maghahanap-hanap yan ng araw, and ang mangyayari po dyan is talagang magiging etulated, tapos kukupas yung mga kulay ano. Pero sabi ko nga, itong mga pitunya pwedeng pwede silang mga indoor plants na nasa bright na area no, at kayang-kaya nila yan. So itong mga pitunya sa pag-display mas maganda na nakahang kasi mas mabilis tumulo yung mga tubig nila no. Pwede rin naman silang na nakapatid, pero make sure lang po na magde-drain kagad yung tubig dun sa mga pots. Tingnan po kung may butas yung mga paso nyo. Pag walang butas, nako, delikado po yan. Ano? Kasi minsan, kapag nag-overwater kayo or hindi mabilis matuyo yung lupa nyo, dyan nagsisimula yung pagkatunaw. Ano? Yung tinatawag nating root rot, stem rot, dyan po nagsisimula, pati po yung mga fungus. So, eto na po yung ating mga nakuha at ipopropagate na po natin yan. So naganda na ako ng mga paso at saka ng ating potting mix na gagamitin, kaya samahan nyo ako magtanim. So ayan, medyo nagdidilim na naman yung panahon, pero habol natin itong ating mga pitonya dito. Unahin na natin itong ating white ana no. Itong white ana natin, ganito po gagawin nyo, tanggalin nyo po yung mga excess na leaves doon po sa ilalim. Yung tinubuan po ng leaves, yan yun no, parang may nodes ano, yan po yung ilulubog nyo. So, lubog natin yan dyan. And, another one, ayan po. Ito kasi, kapag ito yung itinanim nyo, yung pinaka-internode nya, at hindi nakalubog itong isa na to, yung pinagtanggalan ng dahon, ang mangyayari po dyan, matutunaw lang yon, tas hindi uugatan yon, no? So, ang mangyayari po, baliwala yung propagations nyo. So, itanim din natin dito. Yan. Ang gamitin nyo pong soil ay yung mga compost, ano. Maganda po yan. Or kaya, yung mga bulok na ipa. Pinaghalo-halo ko yan. Tapos, i-moist nyo po ng konti, no. Sprayan nyo po ng konting tubig. Para po, importante kasi, doon sa mga bagong tanim na medyo moisty yung kanyang pinagtataniman para po mabilis mag-ugat, ano. So, ayan na. Naitanim na natin yung ating white ant dyan. Tapos siguro dalawang pot natin ano. Gagawin natin dalawang pot, isa pa dito. So tanggalin uli natin yung mga excess na dahon. Ang tawag ko dyan excess na dahon. Kasi kapag itinanim mo yon, mabubulok lang yon. So tanggalin mo na para, kasi minsan kapag halimbawa nabulok yung dahon tapos lumambot, tapos dito dumikit sa stem, matutunaw ano. So tanggalin mo na yung mga hindrance sa pagtubo niya. So tanim natin ganyan.
Sabi ko sa inyo, itong white, napakabilis po nito talagang lumago, ano. Base sa experience ko talaga. At ito yung isa dun sa mga mababait, ano. Kasi, kung maalala nyo, meron tayong mga binili, yung mga imported natin na mga fitunya. Anong nangyari po sa kanila, yung mga makukulay, ano. Yun, namatay yung mga ganun natin. Kasi, mentras mong binibiyak yun, mentras mong pinopropagate, minsan, delikado, no. At pero etong mga to, mga ganitong varieties ng petunia, yan po, matitibay yan, no? So, lagay natin dito. At ayan, kita nyo naman, look, ang ganon ang ating mga petunia dito, no? Sunod naman natin itong ating mga Josan plants, ano? Actually, ito may mga bulaklak na, no? Nakakahinayang tanggalin, pero pwede na rin po natin yan tanggalin, ano? Kasi minsan, para mag-develop kagad yung roots, kailangan po wala siyang mga sagabal, ano. So, I think, kapag meron pa itong mga bulaklak, bago siya makapag-roots dyan, talaga na mga dito pupunta yung mga sustansya niya, no, at hindi lalaki, or hindi makakapag-develop kagad yung plants nyo. So, tanggalin na natin itong mga bulaklak niya. So, before sabi ko sa inyo, huwag yung tatanggalin, ano, kapag may bulaklak, yung mga nakatanim, ano, pero kung magpo-propagations po kayo, tanggalin nyo na, no, para sureball kayo na magkaugat kagad yung halaman nyo. So, eto, pwede natin itong pagdalawahin, ano, pero sabi ko nga, okay na yan, para mas lush, no. Kung halimbawa pong gusto nyo pagdalawahin, ikakat nyo po yan dun sa magkabilang gilid, yung dun sa internode na tinatawag natin, tapos, yun po ang itatanim nyo, yung mga may nodes, ano, patulad din po nung ginagawa natin kanina. Pero this one, tanim na po natin ng ganito, yung malaki. O, tanggalin natin yung yan, and tanim na po natin yan. O, kita nyo, eto yung forma nya, no, nakaano po yung forma nya, parang nakaganito. O, so ang gagawin natin, gaganyan natin yan, tapos islant natin para medyo tumingala, no? So ayan po, ano, sabi ko sa inyo, minsan yung mga petunia ang hirap na nilang iporma kapag halimbawa nga nakapag buo na sila ng panibagong form. Pero this one, sabi ko nga, pwedeng nakaganyan naman yan, ano. Oh, eto, tanggalin natin yung uli yung bulaklak. Eto, pwedeng pagdalawahin. Oh, look. So, tanim natin ganyan. And this one naman, itanim po natin yung, tanggalin po natin yung dahon. Yan. So, yan. So, this one naman, oh, tanggalin natin ito. And yan, lubog uli natin. So, ayan po, meron na tayo na pink nerve, no? O Josan na tinatawag. So, huling-huli naman natin itong ating petunia maranta. Yan, ano? Ang ganda nito, yung mga prayer plants, ang tawag natin doon maranta, no? Siguro kaya siya tinawag na maranta dahil nakakawangis niya po iyon, ano? Yung ating mga prayer plants, no? For this one, yan, lagay na rin natin yan at itinim. And ito, ang kapal nitong isang nakuha natin, ano. Pero, yan, pwede natin putulin yan dyan. Tapos itinim natin yung pinaka may nodes. Yan. So ito, pwede nyo pong i-cut-cut yung mga ano nyo, ha, kapag halimbawa sobrang lago, ano. So ayan po, natin ganyan. So ayan, meron na tayo ditong isa. Next natin, last one. Oh, putulin lang natin ganyan. Tapos tanggalin natin yung mga dahon. Huwag kayo mag-alala, kung tatanggalin nyo yung mga dahon, tutubo naman yan uli. Oh, medyo dahan-dahan lang, ha, sa pagtatanim, kasi minsan may pagka-brittle po yung mga ganitong varieties, ano. At kapag halimbawang naputol-putol na, tapos walang nodes,
Yan, mangyayari po dyan. Sayang naman yung effort nyo, no? At sayang yung halaman. So, yan, lubog natin. So, eto na po yung ating maranta, no? Pakita ko sa inyo ng malapitan at mas maliwanag, ano? Punta tayo dun sa mas maliwanag na area para makita nyo ating na-propagate. So, ayan, medyo mas maliwanag dito, no? O, nakita nyo ba? Naparami na natin sila, no? At talaga nakakatuwa. Kasi ito, mabilis naman talagang dumami. Mga petunia, no? Ganda nito, ang ganda nito talaga, no? Oh, yung maranta. Oh, sa mga wala pa nitong maranta, oh, bili kayo ng ganito, ang ganda talaga. At ayan, pwede nyo nga silang isabit dito kapag halimbawa pudasan nyo dito tapos ihang nyo, no? Or pwede rin naman na pan-display lang sa bahay, ano? Na nakapat na white, ano? Ganda. So, eto naman. Ganda ng mga kulay. Oh, ayan po. Naka-anim na paso kagad tayo ng ating petunia, no? Tatlong paso lang 'yon, pero ngayon, ayan, kita nyo, napadami na natin. At I hope mas dumami pa yung ating mga petunia kasi ang gaganda talaga ng mga kulay ng dahon nila, no? Kakaiba, no? At pagmamasdan mo talaga yung mga dahon ng mga petunia, maaakit ka, no? Kasi isa 'to sa mga halaman na mayroong magagandang foliage, no? Or foliage. Ayan, mga dahon na makukulay at nagbibigay atraksyon sa ating garden. Reminders lang po, ano, kapag halimbawang tinanim nyo sila, for example, ayan po, ano, yung lupa niya ma-moist-moist kasi inisprayan natin yan ng konting tubig, ano, huwag na muna po kayo mag-dilig, ano, kasi pag nilunod nyo to sa tubig at nababadire, naku, baliwala po yung mga propagation at effort nyo, no, baka sa hindi nyo na makita nga buhay yan, tunaw na yan kagad, ano, kapag halimbawang dilig kayo kagad ng dilig, ano. Tandaan natin, pag nagpo-propagate tayo, bigyan natin sila ng enough time na magka-roots, ano, kasi kapag halimbawang wala yung roots, walang sisip-sip ng tubig dun sa lupa, ano. At ang mangyayari po niyan, eh talagang mabubulok lang yung tinanim nyo, no. So, bigyan nyo sila ng enough time, tapos lagayin muna nyo sila sa shaded, bright na area. Huwag muna po dun sa tampak sa araw, ano. Kasi kapag ginawa nyo yan, maaari pong lumungay-ngay. Kasi ito minsan kapag kinakat po yung ating mga petunia, sa umpisa po yan, kapag hindi pa nag-develop yung roots, ang gara, parang lanta. Oo, ang mangyayari sa kanila, malalanta. Tapos eventually, babalik din naman yan, ano. Kaya yan yung ilan sa napansin ko sa pagpapadami nitong mga petunia. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video for today. And I hope may natutunan kayo dyan, no, sa pagpapadami ng mga petunia. At kung wala pa po kayo, try nyo po mag-alaga yan. Ang ganda-ganda. Thank you so much sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, pati po yung mga propagation tips and methods, eh mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden. Nakikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!